Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kanina nga ay opisyal nang pinakilala ng Los Angeles Lakers ang kanilang dalawang rookie sa media na sina Dalton Connect at Bronny James. Well, malaking balita nga mga kaibigan na humahakot ng iba't ibang reaksyon ay binigyan na ng Lakers ng multi-year fully guaranteed contract si Bronny James. Isang bagay na hindi mo madalas makita sa isang second round pick, lalo na sa isang player na nag-average lamang ng 4 points sa kolehiyo at hindi pa starter para sa kanyang team. Kadalasan nga ay binibigyan muna ito ng two-way contract at pinapadala minsan sa G League. Nakita nga natin na dumaan dito ang ibang mga second round pick and undrafted players ng Lakers. May mga oras nga na pabalik-balik sila sa G League. Well, si Bronny mga kaibigan ay hindi dadaan dito at hindi nga limitado ang NBA games niya dahil again, NBA player na siya base sa kontrata at hindi two-way contract player na minsan ay nasa G League. Madaming fans ang natuwa at may mga nagsasabi na hindi ito patas para sa iba dahil hindi pa nga daw subok si Bronny. Dahil ang madalas nga mga kaibigan na gawin ng mga teams ay tinitingnan muna ang magiging laro ng isang second round pick o undrafted player sa Summer League. Subalit agad nga na binigyan ni Rob Pelinka at ng Lakers si Bronny ng isang kontrata hindi lamang para sa ngayong taon, kundi pati na din sa mga susunod at fully guaranteed ito. Tinalo niya pa nga mga kaibigan ng ibang mga rookie at players o veteran players mismo. Ano ba masasabi niyo tungkol dito? Habang ang two-time MVP Stephen Curry ay nagbagsak nga ng 30 pictures sa Instagram story niya kung saan kasama niya ang kanyang backcourt tandem noon na si Klay Thompson. At sa dulo nga nito ay may mensahe na nagsasabi na mamimiss niya nga daw si Klay. Kahit nga daw hindi nila tatapusin ang kanilang journey na magkasama, ang mga bagay na ginawa nga daw nila ay hindi na mauulit pa. Hindi niya nga daw ma-imagine na magkaroon pa ng better run kasama siya at si Draymond. Binago nga daw nila ang Bay Area at binago nila kung paano laruin ng basketball. At nasa gitna ng lahat lang ito si Klay Thompson. Salamat nga daw sa lahat. I-enjoy lang nga daw ang paglaro ng basketball and Splash Brothers for life. Yan nga po mga kaibigan ang emosyonal na mensahe ni Stephen Curry kay Klay Thompson matapos itong piliin na lumipat sa Dallas Mavericks sa mas mababang sahod. Walang duda na mahirap tapatan ang nagawa ng dalawang player na ito as a backcourt. Fan ka man ng Warriors o hindi ay kailangan mo nga may appreciate ang ginawa nilang dalawa para sa basketball globally. Hindi mo nga pwedeng sabihin ng era na ito ng basketball lang hindi binabanggit ang Splash Brothers sa usapan. Sila nga ang best shooting backcourt sa history ng NBA at mahirap nga na i-deny ito. Ang kanilang chemistry sa loob ng court ay bukod tangi. Ginawa nilang okay ang tumira ng 3 points sa fast break at sa kanilang pauna kasama si Draymond, ang Warriors ay naging isang dynasty. 4 na singsing at 6 na NBA Finals appearances sa loob ng 9 na taon. Under the new CBA rules ngayon, hindi nga magiging madali para sa mga teams na gawin ang ginawa ng Warriors sa loob lamang ng 9 na taon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?